Hello guys! Good afternoon! So today, pag gusto kong pag-usapan natin yung about sa loan, kasi actually matagal na itong tinanong sa akin nung, asin na sa lumang bahay pa ata ito, nag-request siya. Bigla kong naalala kasi, so why not i-share ko din sa inyo yung experience namin about sa loan. So, gusto pag-usapan natin ngayon yung okay lang ba mag-loan sa mga kooperatiba. So about lang muna, specific lang muna ako sa isang ano na kooperatiba, kung okay lang ba mag-loan doon. So yan, pag-usapan natin. Okay, ito ay based on our experience lang ito, and based lang sa pagkakaalam ko, kasi alam ko marami din gusto mag-loan, and okay lang ba mag-loan doon sa mga kooperatiba. Like sa amin, yung ginagamit namin na loan dati is sa FICO. Oo, pero maraming mga kooperatiba na ngayon eh. So, iba-iba. Pero kung tatanungin ako, okay lang ba mag-loan doon? Oo naman, pwede. Pwede naman tayo mag-loan sa kooperatiba kasi nakakatulong din naman talaga sila sa atin. And, eto, naglista ako ng mga tatlo lang yung aking nilista kasi baka mapapahaba na naman ako nito kasi napaka-chika ko. Okay, number one, yung mga gagawin mo bago ka makapag-loan sa isang kooperatiba. Ito, background lang ito guys, sasabihin ko muna sa inyo. Nakapag-loan kami dati, pinakamalaki namin na loan is nasa 50,000 pesos. Nung nasa lumang bahay pa kami guys, yung sa kahoy na bahay. And yung pinagpatayo namin doon sa bahay na yun is niloan namin yun sa isang kooperatiba. And ayun, medyo masalimuot yung mga pangyayaring iyon, which is sasabihin ko sa inyo maya-maya. So, ayun. So, bago ka makapag-loan, kailangan mo munang makapag-deposit at saka share. So, ito yung pinakauna-una mong gagawin pag gusto mo makapag-loan. Aside sa meron pa mga seminars, ayan, importante na may deposit at saka share. Yung share, is syempre, hindi mo pwedeng i-withdraw yun. Mawi-withdraw mo lang yun kung kukunin mo na lahat yung talagang puputulin mo na yung relasyon mo sa kanila. At saka yung deposit naman, syempre yun yung savings. And mostly sa mga ganyan, yung share mo mas malaki pa sa savings mo. It's either for example, yung savings mo okay lang na nasa 500-1,000 pesos. Pero yung share mo dapat malaki-laki. Kailangan na nasa mga 5,000, 6,000, mas malaki siya compared sa savings. So, ayun. And pangalawa, ang maganda din sa mga pag-loan sa kooperatiba, marami kang pwedeng i-loan dyan. And kasi dati, ang naalala ko, ang pwedeng i-loan, so pagkakaalam ko, wala pa yung mga cellphone, ngayon meron na kasi. Pero ayun, usually pera lang naman talaga, bigas, parang mga ngayon. Pero ngayon marami na. Hindi ko alam sa ibang kooperatiba, pero sa kooperatiba na inanuhan namin, meron na kayong mga ka-tie-up sila. Meron ng cellphone, Oppo na cellphone, meron na. Meron ding bigas, merong lupa, meron din yung sa tubig na parang yung fini-filter niya. Actually, meron na rin cable, na Sky cable, meron din. Pero yung amin, hindi namin niloan yan. Kinash namin yan. Pero meron din dun sa kanila. So, maraming pwedeng i-loan. And kahit ilaw, pwedeng i-loan. Bigas, ang ingay ni Chuchay. Chuchay! So, maraming pwedeng i-loan dyan. For businesses, and ayun, basta marami. Pero syempre, hindi ka pwedeng mag-loan kung wala kang source of income. Importante yun, di ba? So, ngayon. And number 3 is for businesses. Yun nga, for businesses. Ito, pinahuli ko yung for businesses kasi gusto kong itakol dito yung sa pag-loan para sa negosyo. Ito, for me, kung gusto mong mag-loan sa isang kooperatiba, importante na wala kang maraming utang. Okay lang naman talaga mag-loan sa mga kooperatiba, guys, kasi hindi siya masakit. Hindi siya masakit bayaran kasi monthly yung binabayaran mo doon at meron silang term na binibigay sa'yo kung hanggang kailan mo siya kayang bayaran. Diba? Kung, for example, nag-loan ka ng 20,000 pesos. Okay, tatanungin ka doon kung gaano ba katagal yung gusto mo? 2 years ba? 3 years ba? So, at saka nag-offer sila na parang
3 years mo na lang to para hindi ganun kasakit. Kasi pwede namang, at least, maliit yung binabayaran mo. Pag may extra ka, pwede namang doblehin yung bayad mo. Parang ganun yung ino-offer nila. So, binibigyan nila ng option yung tao. And also, tapos pala kung interested kayo doon sa 5-6 na utang para sa sari-sari store na uploaded na, hindi pala uploaded, i-upload ko pa doon sa second channel. Nakalagay yung link sa baba. Doon, interesting yung topic na yon. So, ayun. And maganda siya kasi for businesses talaga. Maganda siya sa negosyo. Kasi marami ako nakikita ng tagumpay na nag-loan doon sa mga kooperatiba na ginamit sa negosyo. And ito lang, yung sinabi ko kanina, naging masalimuot yung pag-loan namin ng 50,000 doon sa nung nakaraan na doon sa lumang bahay namin. Kasi that time, nag-loan kami. Tapos, ang sabi, ito yung monthly namin. So, I think mga monthly namin doon nasa mga 1,800 a month. 800 plus. 1,800 plus. Tapos, within 3 years ata namin yun babayaran. Parang ganun siya. And, naging masalimuot siya kasi that time, hindi pa ako nagpa-vlog nun eh. That time, medyo ano, hindi pa ako masyadong marunong humawak ng pera namin, yung expenses namin. Tapos, naalala ko yung sahod ni Papa dati na sa mga 200 plus na ata yun. Tapos, may loan pa kami. So, sobrang hirap na hirap kami dun. Kaya, hindi ko talaga ina-advise sa inyo na... Tapos nag-loan kami kasi nung yung lumipat kami sa bahay na yon, sa lumang bahay, kasi dati nagre-rent kami. Tapos tumipat kami dun sa bahay nila, nila Papa, sa space nila. Tapos binigyan nila kami ng lugar doon. Tapos yun yung pinanuhan namin. Kasi tumutulo yon. Tapos yung floor doon is side na siya sa, parang alam mo yung nasa baba na talaga. Tapos sobrang init. So yun yung pinarenovate namin. Tapos yun, nag-loan kami doon. And yun yung pinakamalaking pagkakamali na ginawa namin talaga, na nag-loan kami para lang sa personal namin na gamit. Kasi yun yung sahod namin, medyo pahirapan na nga i-budget yun. Tapos nangutang pa kami. Kaya sobra kaming nahirapan doon sa pagbabayad nung aming loan. And sobrang maliit lang yun na 1,800, pero sobrang gipit na gipit kami dati. And pinatayo lang namin sa bahay namin, which is hindi din namin kasi iniwan lang din naman namin. Kaya hindi nyo kami masisisi ngayon, guys, na hindi kami masyadong nagre-renovate ng, pag nagre-rent kayo, nagre-rent na kami, hindi ako masyadong nagre-renovate ng mga cabinets kanyan, kasi nasasayangan kasi kami, kasi nga dun sa nangyari sa amin nung nasa kahoy na bahay pa kami, malaki yung ginastos namin doon. Kahoy-kahoy lang yun, pero malaki yung ginastos namin doon. So, ayun nga, na-realize ko na huwag kang mangungutang or huwag kang mag-loan kung for personal use only, okay? Kasi, anong ibabayad mo doon? Walang inutang mo yung pera, tapos walang babalik sa'yo, di ba? Anong ibabayad mo doon sa loan mo? So, maganda siya kung for businesses, ganyan, kung pang negosyo talaga siya. Maganda talaga yung mag-loan ka sa mga kooperatiba kasi maliit lang yung tubo nila doon. At saka, compared sa bank, medyo malaki-laki yung tubo sa banko eh. And, ayun, yun yung gusto kong i-share sa inyo. And sana ay may mapulot kayo dun sa mga sinabi ko sa experiences namin. Kasi, okay lang talaga mag-loan sa banko talaga. Sa banko? Sa banko na. Okay lang talaga mag-loan doon sa FICO. Sa cooperative. And, yun nga, dahil na-share ko yun, yung about sa 5-6 doon sa kabilang channel ko, yun, panoorin nyo yun, mas better pa yung mga mag-loan ka sa mga kooperatiba kaysa mag 5-6. Kasi, yung sa kooperatiba kasi, mabibigyan ka pa ng time na magbayad or makapag-ipon para ibabayad mo sa kanila kasi monthly yung bayaran doon. So kung nagsasari-sari store ka, mas mapapaikot mo pa yung pera. Mas mapapaano mo pa siya. Mas mapapalago mo pa siya, 'di ba? Tsaka ka
pagkatapos ng mga monthly payment mo, hindi ka masyadong mahihirapan. So, yun yung maganda sa mga kooperatiba. At saka meron silang mga dividend na matatanggap. So, meron silang mga, yun yung, I think, yun yung dividend, yun yung mga tubo na nakuha nila sa mga loans. Tapos, yun yung pinanghahati nila, pinanghahati-hati dun sa mga members ng kooperatiba. Pero, yung pinanglo-loanan talaga namin na aming ginagamit is sa aking mama. Account ng aking mama yung pinanglo-loanan namin. Meron akong account dun sa kooperatiba pero hindi ko ginagamit yun. So, never kong ginamit yun for loan. Kay mama lang kami nakikiattach ng pag naglo-loan ako. Yun lang yung account din yung ginagamit ko. So, ayun. So, sana ay may napulot kayo doon, guys. And leave comment down below kung meron kayong mga loans or saan mo kayo naglo-loans. I-comment nyo sa baba ang inyong mga experiences para naman ma-share natin sa iba at ma-share nyo din sa akin yung mga karanasan. And mag-share lang tayo dito mga nanay at tatay. So, see you in my next video, guys. Salamat sa panonood. Babu!